Ikadalawamputwalo ng Enero, Martes, ang paggunita kay Santo Tomas Aquino, pari at pantas ng Iglesia. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Dumating ang ina ni Jesus at ang kanyang mga kapatid. Nakatayo sila sa labas at ipinatawag siya. Nakaupo si Jesus at napapaligiran ng mga tao nang may magsabi sa kanya, "Nasa labas ang iyong ina at mga kapatid, hinahanap ka nila." At sinabi ni Jesus sa kanila, "Sino ang aking ina at mga kapatid?" At pagtingin niya sa mga nakaupo sa paligid niya, ay kanyang sinabi, "Narito ang aking ina at mga kapatid, kapatid kong lalaki at kapatid na babae, at ina rin ang sumusunod sa kalooban ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, kapatid kong lalaki at kapatid na babae, at ina rin ang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Dinalaw si Jesus ng kanyang ina at mga kapatid. Ginamit ni Jesus ang pagkakataong ito upang turuan ang kanyang mga alagad kung sino-sino nga ba ang itinuturing na tunay na mga kapamilya. Sa tagpong ito ng Ebanghelyo, itinuro ni Jesus na hindi lamang ang kanyang mga kadugho o kamag-anak ang kabilang sa kanyang pamilya. Itinuturing din niyang kapamilya ang sino mang sumusunod sa kalooban ng Ama. Kung gayon, kapamilya ang turing ni Jesus sa lahat ng mga alagad na nananalig at sumusunod sa Kanya. Ang ina ni Jesus, si Maria, ang pinakamagandang halimbawa ng isang taong masunurin sa Diyos. Patunay dito ang kanyang buong pusong pagtanggap sa atas na maging ina ni Jesus. Taglay niya ang natatanging karangalan na tawaging ina ni Jesus, hindi lamang dahil siya ang nagluhal sa kanya, kundi dahil din ito sa kanyang pagiging lubos na masunurin sa kalooban ng Diyos. Si Maria ang halimbawa ng isang tunay na alagad at maaari nating tularan ang kanyang halimbawa. Pagsasagawa, malaking karangalan ang maituring na kapamilya ni Jesus. Sikapin nating maging masunurin sa kalooban ng Diyos. Hilingin natin ang tulong ni Maria at tularan natin ang kanyang magandang halimbawa.